kung ano ang mga nangyari. Doon sa nangyaring laban. Pero ngayon ay kailangan i-erase na namin ang lahat ng iyon at sama-sama na nating tutunghayan kung ano pa ang mga maipapamalas ng dalawang kupunang ito as they head into their last match or last game for this match. Ito na ang huling game sa pagitan ng Yusuna and Fnatic Onyx para sa second series natin today. Okay, so hindi pa kami sigurado sa mga permutations kung anong kakalabasan sa Group B, pero of course, if manalo ulit yung SYS dito, that means that we have a lot of potential tiebreakers for the Group of Champions, Group B na nakikita natin ngayon. So it's really gonna be interesting how the series pans out. Again, we have to recall yung mga circumstances kasi na SYS is going through right now. Napapansin natin, di ba, wala silang mga kasama sa likod. Uh-huh. So it's just them, and still they are proving na kayang-kaya namin to gawin dahil locked in pa rin kami as our five-man team. Oo, grabe yung naging kumpiyansa nila papasok or yung napaparamdam nila na presence dito and aura na kahit sabihin natin they're up against the kumbaga kings din of this tournament, quote-unquote, the defending champions, hindi natin masyadong nadama na kumbaga na-pressure sila or masyado nila yung inalala, lalo pa nung talagang hanap sila ng hanap ng mga laban kontra rito sa Fnatic Onyx, which I feel, by the way, ay mas naging safe na rin yung trajectory, especially in terms of drafting, na hindi din masyadong naging extreme kung ano yung mga priorities nila. Parang nandun tayo sa typical or yung previous meta, kumbaga, magbabalikan natin, pero dito sa top lane natin, nagkakitaan na. Oh, okay. So, sorry, I'm Felix. Mukhang mapapasorry ngayon. Lutfi gets the first blood. Glimpses of game number one, pero MP the King. Babawi pa rin ngayon with his Roger. Isang kalmot lamang ang kinakailangan to bring Lutfi down. At maski dito sa bottom lane natin, ingat, tingnan mo naman ang dalawang gold laner natin, pero mapapasprint muna si Chewe, si CW dito sa kanyang Claude dahil nga ay parang umaamba talaga rito si Soul. Hindi nagpapatalo pagdating sa laning natin. At di ba, nandito tayo galing. Oh. Siyempre, babalik na naman tayo rito sa bandang taas. Tama. Si Mia, abangan na naman tayo na objective. And by the way, si Yusun so far yung consistent din nakakasecure nun, pero nasira na yun. Nasira na yung streak nila ng pagkuha kasi si Kairi naman this time ang makakasecure nun turtle. Doon na kasi yung Kairi ni Baksha eh. Baksha ni Kairi rather. Tama rin. Tama. Okay. Isa din naman yun sa mga talagang magaling gumamit ng Baksha. Mas safe nga as you mentioned, mas leaning towards the previous meta. So we can expect Fnatic Onyx na mas dominate na early game. Again, their mobility is really high, especially with Lutfi with his Arlott again and zones! Look at that! Ang ganda ng hila onto MP the King. Makakatakas pa naman, pero ayun na nga, Eternal Guard. Dalawa tinamahan, nakapag-free hit ngayon si Soul. MP the King, nandiyan na nga yung Wolf Transformation. Si Kairi ang kanyang gusto, pero parang nasusustain ata niya. Kaso tatlo yung nandun. Kaya sabi ni MP the King, see you soon, Sky King! Napakaganda na nung engage eh. Yung kinopyang Divine Judgment ni Sans using the IMU ng kanyang Valentina, pero yung mas nakaganda dun sa laban, yung knock-up and positioning ni Ra using the Eternal Guard. Dalawang na knock-up doon from Fnatic Onyx and yun lang yung naging go signal nila magpatuloy sa laban. Pero dito naman sa baba may bawi rin onto Boxy the King. At ngayon ay napapantay lang ang ating kill score. Pero one thing to note, yung dalawang kills so far, nandito kay MP the King yan. Isang posible talaga mag-snowball na jungler ng CU soon. Kaya meron tayong kamuntikan na namang labang makita dito sa top lane. Pero mukhang dalawang teams ay mabubuhay lang din naman. Grabe yung action, no? Akala natin, okay, back siya si Kairi. So baka medyo ano muna sila, by the book, medyo ingat-ingat. Pero hindi, gusto talaga nilang gumora ng gumora eh. Alam kasi nila na to beat CU soon, you have to play them at their own game, which is the early game. Yun yung way para ma-stop sila. Kasi again, Fnatic Onyx, known for their mid and late game comebacks. Pero this time, they wanna prove na anong mid to late game? Pag-usapang Fnatic Onyx, kaya namin kahit anong parts ng game. Dahil si Chewe ngayon, nakakapag-blazing duet onto Soul. Nag-go 1v1, nag-flicker rin ang tapang ni Soul! Kinaya, pero hey, nakunan boy. Ba? Ay, naiwasan! Naiwasan niya yung wild charge! Out of nature, masakit! Pero nandun pa din yung damage. Kaso dito sa top lane, hindi pa na naman tayo. Tapos may penalty zone pa na umabot dito sa tatlong tumatakbong miyembro na sano ng kabila. At ngayon, meron pang mga sunod-sunod na mga pagsubok na kinahaharap ngayon ang mga miyembro ng Fnatic Onyx dahil nabubuhay pa din
ang mga miyembro ng See You Soon. Tignan mo naman ang sustain na inaawakan nila. MP naking gumulong sabay barrel, tapos nakakuha pa ng isa. At ngayon, mukhang makaka-double kill muli. At 5-0 na yung Roger ni MP the King. Grabe si MP the King, living up to his IGN of being the king of this game. 5-0-0, parang kanina lamang. Masasabi na nga natin na kanina game number 1, MP Daling eh. MP Daling talaga yung gusto nating itawag sa kanya kanina kung naalala lang natin game siya. One. Pero napakarami kasing nangyari na katulad na lang nito kung babalikan natin sa ating STCR replay ay kumbaga naging patagalan, pataasan ng sustain and pagandahan ng timing to magtipid ng mga survivability skills or spells as they say dahil nga doon din sa timely na flicker once again from Ra na nakita natin. And even sabihin na natin, kahit yung ultimo pag-timing lang ni MP the King nung transformation niya. Kasi syempre may mga nai-immune siya eh. Kapag ka ginagamit niya, o yung Lycan Pounce rather, kapag ka ginagamit niya yon. And now ay may kita natin ang nag-e-exist na gold difference na once again, despite it being this early pa lang sa ating laban, ay pumapabor na rin sa CU Su. Significant din. 700 din yan. Kung i-convert mo yan sa SAR, kaano yun? 700 divided by 15. Oh, 15.7. Para siya mga 40-50. Basta ganun, mga 30-40. So ngayon, may significant difference sa kalamangan again to See You Soon. And at the same time, kailangan talaga natin i-commend si Sorry I'm Felix, yung personal game 1 MVP ni Ate Chantel. So, to the point na natawag na siyang Terizla. Doon ni Rainmari, dahil pumasok na naman siya. Hila from a boxy. Keyboy is gonna fall down. Medyo nahihirapan si Keyboy for the last two games of the series. A while ago, yung Edith niya, although may mga perfect pickups, the problem is kasi, hindi kasing kunat. Medyo ano eh, medyo ang bilis na ba-burst down ni Keyboy. This is a Grok compared to an Edith, mas makunat talaga. Pero at this point of the game, ang bilis niya ma-burst down. Ang bilis lang din mag-transition ng See You Soon. Minimake sure nila na nailalagay nila ang kanilang atensyon sa tamang bagay. At sila pa nga ang nakaunang magpatumba na rin ng isang tore from Fnatic Onyx. And right now, nagiging struggle ito for Fnatic Onyx. Considering na, as you've mentioned, yung pinakamakunat yata nila supposedly na hero or isa sa pinakamakunat na heroes ay talagang nahihirapan na rin sumalo at tumangki ng damage. Pero speaking of, ito na yata yung bawe. Mahanap si MP the King. And that's a shutdown, by the way, na mapapa sa kamay ni Lutpi right before this turtle. Pero napakaraming nakaabang mula sa See You Soon. Mahanap ba nila at makakalaban pa ba sila kahit wala na si MP the King? Dahil maski Fnatic Onyx, kompleto na sila rito, ingan. Parang hindi na ata. Sabi ni Soul, sige, cross map play. Aagawan natin ng purple si Kyrie. Yun na lamang kanilang gagawin. So that was a good pickup from Fnatic Onyx to take down the jungler, the retribution holder of See You Soon para hindi na nga sila mag-contest at mukhang mabubutas pa nga nila. Look at Keyboy with the play! Pero sumagot si Arsori, I'm feeling good in the penalty zone. Unang tutumba, si Boxy the King. Lutfi, pumasok na naman doon with the final slash. Magdi-disengage ang dalawang teams. But you can clearly see na hindi comfortable pa rin talaga ang Onyx. Wala silang pake kahit nagdo-dominate si MP the King. Signan mo yan, oh. Ang ganda ng pagpapalit. Pasok ni Keyboy with the wild charge kahit may counter engage with the penalty zone. Lutfi is always there. Yep. Hindi siya nawawala. Parati siyang present. And may FOMO siya eh. Oh, may FOMO dito yung explainer ng Fnatic Onyx. Kailangan lagi siyang involved. Kasi nga naman, essentially ang Arlott, di ba, kinakailangan at magiging efficient talaga kapag ka merong mga kalaban, kapag merong magagamitan ng Vengeance, aka yung kanyang second skill. And right now, mas nakaangat na rin ang Fnatic Onyx kahit papaano, nakabawi na rin in terms of turrets. And gaya ng sinambit mula sa kanina, hindi pa rin natin matatanggal na napakarami pa rin nilang ways para mag-engage and maghanap ng setups na if successfully nila ma-pull off, ay mataas ang chances nila, lalo pagdating ng latter portions of the game, na maging successful enough na talagang mag-provide ng follow-up at i-execute kung sino man yung hanap ditong members ng See You Soon. Kasi at this point ay hindi pa naman din gaano pa nakakalap ng mga items or ng damage, particularly si Nachewe, para talaga magbigay alalay. Pero si Yusun, hindi na nilataan nila gustong hintayin yung pagkakataon na yun! Si Keyboy, gusto talaga nila kunin! Si Mo, ulti overload, pati na rin yung internal guard ginamit kahit hindi naman kinakailangan ngayon. Na Fnatic Onyx napapalayo, walang minions kaya hindi nila makukuha yung middle lane turret. Pero again, in 12 seconds, lalabas na ang unang Lord. Si Lutfi, maganda ang pwesto. Oh, ambition, kasama natin si Chewe, pero natagpuan ni Ra. Feeling ko, lahat ng mga nakatutok ngayon ay hindi na rin gaano humihinga dahil sa ganda ng palitan ng dalawang teams natin.
ang ganda ng kwentong nakikita natin para rito sa dalawang koponan for Fnatic Onyx na ngayon ay medyo nakikita nating hinahanap-hanap ulit yung tamang timpla o kumbaga ay nasusubok ngayon ng isang koponang tila ba'y hindi siguro inasahan ng marami na makaabot sa puntong ito at pahirapan ang defending champions. Pero we're seeing this matchup right now na napakataas ng level of gameplay. At ngayon ay mukhang may i-engage na nga sila. Sorry, I'm Felix. Mahanap dito ng Fnatic Onyx. Nila! Ng Divine Judgment, hindi na nakapag-penalty zone. Pero may flicker pa na bang natitira. Pero nandoon naman yung dash at yung last. Iboy! Mula kay Kyrie para tapusin yung laban. At ngayon naman ay gusto na yung ipagpatuloy ito. Eternal Guard ay medyo naiwasan ng ibang mga miyembro. At nandoon naman yung tunay na Divine Judgment. Kaya naman si Sans ay mapapatumba. Pero still, it's a 1-for-1 trade. Sin? At sino makakakuha ng ating Lord? And may Blazing Duet pati si CW! I re-secures the Lord away from SYS. And hindi pa natatapos dahil kumuha pa sila ng dalawa. Yung dalawang The King sa SYS na wala ngayon sa kamay ng Sky Kings. Unti-unti nang nababawi. Bukod sa mga objectives and turrets na na-secure ni CW all this time doon sa top lane ay napakaganda nung pagkaka-execute doon ng Fnatic Onyx sa recent Lord fight na ating nasaksihan. Mababalikan natin kung papaanong tinry lang nilang i-reserve at i-allocate yung right amount of, kumbaga, yung mga may expend nila na spells and skills para i-take down yung isang member ng CU soon. Pero hindi lahat at may naging reserva pa sila enough to answer kung mag-re-engage man dito yung CU soon, which they did, and they were fully prepared and equipped to answer just that. At ngayon, kasama nila ang Lord na kanilang na-secure dito sa top lane, at mukhang ito naman ang pagkakataon na CU soon ang kinakailangang dumepensa. Grabe mag-set up yung Fnatic Onyx. Kaliwa, sa kaliwa si Kiboy, sa kaanan naman si Lotpi. Every single square, every single pixel covered na covered ng Fnatic Onyx ngayon, and Lord marching in the top lane, nag-conceal na, ang dami na lang pang initiate ngayon. Pero sino ang mauuna? Is it gonna be SYS? Is it gonna be Fnatic Onyx? Ma-burst down naman nila kaagad yung Lord with their clear wave potential. Fnatic Onyx again, ayaw nila masyado magano dito, overcommit, mag-overextend. Yung kinagandahan nung reveal na nagawa doon ng CU soon or yung kanila naging paghanap ay nag-halt sa intentions ng Fnatic Onyx na mag-engage. Pero wild charge! Pinagsagot pa doon sa gusto sanang simulan ni Boxy Daki, kaya naman ginamit na lang kay Lutfi dito. Jewel! Or yung Divine Judgment. At napakaganda ng Blazing Duet na nagmula kay Jewel, pero ang unang tutumba ay si Lutfi pa nga yata. Buhay pa si Boxy Daki, buhay pa si Soraya Felix. At ngayon naman, MP Daki na ang lumulundag with the like and bounce. Soraya Felix ang flicker din, pero meron din naman si Sansa na titira. At mabubuhay pa yung tatlong miyembro ng Fnatic Onyx. Pero hanggang kailan kasi si MP the King nandito na! MP the King brings down Chewe! Yun na yung inhanap na opening ng SYS. Pero si Gilak Sansa, nandito rin naman. Inipit dito si MP the King ngayon. Anong gagawin niya? Will he go for Sansa? Ayun na nga, nag-like and bounce in. Pero parang na-out pa yata ni Sansa. Napa-winter crown pa nga just to make sure na hindi siya mapipitas ng SYS. What a game! What a game! Sandali lang, sandali lang! Nakatakas na yata, okay. Hinga! Inhale! Exhale! Yan ang kinakailangan ng dalawang teams. Kumalma muna. Okay. Wala pa namang major objectives. But if we're gonna look at the STC replay of this game, hindi mo lang nga maintindihan kung anong nangyayari, Brigida! Actually, nagkaroon ng magagandang palitan in terms of major ultimates or yung setups talaga dito na meron ng magkabilang teams natin. But it just so happened na aside from yung hindi natin inaasahan na level of sustain, maging yung hindi pagkakasapat ng mga damage or main sources of damage na ultimates din dito ng Fnatic Onyx, for instance, yung Blazing Duet ay talagang binitin tayo in terms of kills. Kasi parang dapat at that point, diba, ubos na dapat eh. Halos lahat magkabilaan even. Dahil napakarami namang nakaporma ng mabuti. Even Soul, nakapagbatol lang siya ng magagandang mga shuriken and free hit. Tapos yung Lord, tingnan mo, pati siya hindi na mapakali. Pero wait lang, Pokli Taking! Good sila. Okay. Panakot lang. Okay, kinabahan ako doon. Panakot lang muna. Pareho tayong kinabahan, lahat sila. Pati dalawa, si Kiboy medyo kinabahan din dahil napalayo. Okay. So ngayon, dalawang teams na ito. Hinihintay nila yung mga battle spells nila, especially for Kiboy and Sans with their flickers. Mm-hmm. Pati na rin lahat ng members ng SYS. Okay. So second Lord pa lang ito. Wala pa namang inhibitors na nakukuha. Yep. So this is gonna be crucial. Pero tatandaan natin, kahit makuha ng isang team yung Lord, basta makakuha ng opposing team ng kills, pwedeng masayang lang yung Lord na nag-conceal coming in from Fnatic Onyx. Mm-hmm. Nagahanap sila ng proper target, Brigida. Silip lang. Ayan na! Pumasok na ka, sorry, I'm Felix over the penalty zone. MP the King, kumakalma ng mga minions. Pero palayo ngayon ang Fnatic Onyx. Nagpa-front pa rin siya, pero nahihila siya ngayon ni Sans. Look at that!
Luffy from behind. Final slash, pero kompleto pa rin ng SYS. So nakapag-free hit ngayon. Patras ang Fnatic Onyx. Wala namang mapipitas, pero SYS knows na sila ang may kalamangan ngayon. Nag-retry rin dun si MP The King. Kaya naman, alam kaya yun ang Fnatic Onyx. Kaya sila medyo pumipwesto ulit dito sa ating Lord Pit. At the same time, ay crucial yung pagkakagamit din nung dalawang XP laners natin nung kanika nilang mga flicker spells. So, may major information na hinahawakan ng magkabila ang teams regarding doon sa kanilang sa respective XP laners ng kanilang kalaban, pero it seems na hindi rin nila masyadong gustong i-commit agad or hanapin yung next major team fight, lalo pa at ang Lord ang nakasalalay dito sa kung sino man ang magwawagi sa posibleng susunod nating laban. And we are 15 minutes into this game, by the way, so yung death timers natin ay may kahabaan na rin talaga, pero kung sila ay ginamit at na-reveal din naman ang mga members ng See You Soon. Pero nakahanap na naman sila ng isa at mukhang si Lutfi pa nga ang unang bibigyan. May wild charge from behind na nagmula kay Kiboy. Pero kakayanin na ba ito ng Fnatic Onyx dahil bawasan sila ng isa at tumatakbo silang lahat? Ay, buhay mo naman, pero napitas doon ni Sorry I'm Felix. That's two members down. See You Soon. Will they go for the Lord? Or gusto ba nila mag-push na lamang? Pero sabi nila, we have to do this by the book. Strategic muna tayo. Mag-Lord tayo dahil wala naman si Kairi. Wala din si Lutfi. Yung isang conceal lamang ang kinakailangan ng SYS and proper layering of their ultimates to bring down the Sky Kings. What is happening? Ang daming palitan, ang daming antayan, pero nangingibabaw yung mas nakakatansya ng maigi dun sa kalaban. And now, See You Soon, they take hold of the Lord na nagmamarcha sa mid lane. Fnatic Onyx, kung titignan yung kanilang lineup, magiging crucial defense ito para sa kanilang kupunan. Pero fortunately, wedyo spread out din naman ang mga kinakailangan nilang alalahanin, but not for long dahil sabay-sabay na yung mga minion waves na narito sa kanilang base. Humampas na rin yung Lord na hawak-hawak ng See You Soon. At papaano nila dedepensahan nito dahil ito na yata yung engage! Penalty zone from Sorry I'm Felix! Lahat naman doon tatamaan! Si Soul, look at Soul, nakapag-free hit! MP The King, hinabot na lang yun ba si Kairi? The Sky King is down! Pero sumasagot na Fnatic Onyx ngayon! Home first down lang Lord! Pero look at the tower! Unti-unti na mawawala! May minions! Siyempre nakapag-placing duet! Madedepensahan pa nila! Hindi na dahil See You Soon! It's still alive! Mga kaibigan, kami, ang buong Pilipinas, ang buong mundo, no coaching staff, all odds stacked against this team, but See You Soon sweeps, I repeat, sweeps.